sa isang matinding pagpapahirap ang bata dahil sa mga nakitang pasa at sugat na maaaring produkto ng paggamit ng isang tubo o kahoy na ipinambugbog sa katawan niya. Ang batang babae ay tinatayang may 7 taong gulang na, may katamtamang pangangatawan, may ikliang buhok at nakasuot ng dilaw na damit na matagpuan. Pinaghahanap na ng mga kinauukulan ng mga salarin sa krimen na ito. Dalian natin si Chang, naghihintay na doon, magluluto pa tayo. Hindi kasi nagdala ng payo eh. Walang gusto magbit-bit. Ayon sa mga otoridad, ang batang natagpuan ay nakasilip sa loob na isang sako na nakasabit sa troso. Ate Bebeng! Nakahambalang sa pangbasa. Ate si Ella! Dahil sa mga nakitang pasa at sugat na maaaring produkto ng paggamit ng isang tubo o kahoy na ipinambugbog sa katawan niya. Ang batang babae ay tinatayang may 7 taong gulang na, may katamtamang pangangatawan, may ikliang buhok at nakasuot ng dilaw na damit na matagpuan. Pinagahanap na ng mga kinauukulan ang mga salarin sa krimen na ito. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin lead na maaaring magturo kung sino man ang may sala o tumal-tumal na pagpapahirap sa nasabing bata. Si Ella, nasaan ang anak ko? Anak? Ko. Anak? Gusto ko makita anak May ko. Ka muna, magpahinga ka. Gusto ko makita anak ko. Tama na, anak. Sige, Marisa. Gusto ko makita Marisa. Anak ko. Marisa. Gusto ko. Dok? Anak ko. Anak ko. Anak ko. Sa tingin ko, hindi pa kaya ni Marisa ang katawan niya. Ako na lang pupunta sa ospital. Sasama ako. Huwag na. Maiwan ka na lang. Walang magbabantay sa kanya. Rolly, magbihis ka. Alis tayo. Masyado isipin ang kapatid mo. Okay lang po ako, Tati Abel. Huwag niyo na po akong alalahanin. Pwede ba naman yun? Eh, halos anak na kita. Hindi ko pwedeng hindi isipin ang kalagayan mo. Ayos lang naman po ako eh. Siyempre, malungkot pa rin sinangyari. Pero sa ngayon, natanggap ko na wala na ang kapatid ko. At nandyan pa naman kayo eh. Ang mga kaibigan ko, si Irina at Ella, si Ate Bebe, si Kuya Ron, si Ate Jenny. Hindi naman kayo nawawala eh. At alam kong mahal na mahal niyo ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Mahal na mahal kita. Hindi na, kaya na tayo. Ha?
kwarto ni Ella. Ella? Ella po, pakidalian lang po. Ella? Wala pong Ella dito. Baka kung nagkamali kayo ng hospital. Hindi ako pwede magkamali. Yung batang nakita namin sa TV, yung ginulpi na itinapon sa ilog. Ah, yun po ba? Wala kasing pangalan ng batang yun eh. Pakikaano-ano ba kayong pasyente? Mrs., tinatanong ko kung kaano-ano kayo ng pasyente. Kamag-anak lang ho ang pwedeng pumunta doon. Ako'y nanay niya eh. Sigurado po kayo? Mukha ba ako nagsisinungaling? Anak ko yung gusto ko lang makita anak ko! Relax lang po kayo, Mrs. Inaalagaan lang ho namin ang kapakanan ng bata. Marami ho kasing reporters na pumupunta dito. Pasensya na po kayo, paki-appeal lang ho ito. Lakad kahit kayo sa tiyempo, gigising-gisingin niyo ako. Kailan maganda ay babalitan sa akin. Nay. Mm. Ano? Kasi po si ano? Anong ano? Si Ella po. Sinong Ella? Yung batang tinapon natin sa ilog, Nay. O ano? Nakita na bangkay? Eh, ano problema doon? Natural lang na makita ang bangkay niya. Basta ba malinis ang trabaho niyo at wala sabit eh. Kaya lang po. Kaya lang ano? Hindi po lumitaw ang bangkay ng bata eh. Buhay pa po siya, Nay. Punyet! Punyeta! Punyet! Ayaw! Di ba sinabi ko sa inyo, linisin niyo ang trabaho niyo? Ayaw ko na may sabit! Ha? Nasaan ang bata? Nasaan? Hindi niyo alam? Ano pang hinihintay niyo? Hanapin niyo! Hanapin niyo! Hanapin niyo! Hanapin niyo ang punyet! Kayo! Mabuti na lang kung dumating kayo. Magdadalawang linggo na nga ang bata dito. Hindi namin alam ang pangalan niya. Hindi nga ho namin alam kung may kamag-anak ba siya o wala eh. Aiha, kapatid mo ba ang pasyente? Hindi po. Kaibigan ko lang po siya. Ba't hindi niyo alam ang pangalan ni Ella? Hindi ba siya makapagsalita? Eh... Hindi po eh. Ano ba kondisyon ni Ella? Sorry po ma'am. Sa ngayon po hindi po ako magsasabi tungkol sa kondisyon ng bata. Mabuti pa po, antayin na lang natin yung doktor. Ayan po siya, oh. Nandalo ko po si Ella. Si Ella pala ha? Pwes mo na ngayon.
Ayoko na makikita ang pagmumukha mo na ikaw. Bakit po? Bakit? Hindi mo ba alam? Pag nakita ka ni Marisa, di na magkakagulo? Pero kaibigan ko po si Ella, kailangan niya po ako. Wala nang pero-pero. Pag nalaman ko na lumalapit ka kay Ella, malalagot ka sa akin. Hindi lang ikaw. Sinisigurado ko sa'yo, pati mga kaibigan mo, pati si Bebe. Alam mo kung gaano ako kasama. Opo! Kaya magpapakabait ka. Nagkakaintindihan mo tayo? Saan bang kwarto ni Ella? Ah, bossing, hindi akong tanungan eh. Ayun o, kaya nga may information eh. Miss, tatanong ko lang kung anong room number ni Ella. Sino sila? Ako? Ruby ang pangalan ko. Ang tinatanong ko kung kaano-ano nyo ang pasyente. Kaibigan ko. Kamag-anak lang pwedeng dumalaw. Kamag-anak namin yun. Pinsan ko ang bata. Pwede ba siguraduhin nyo kung anong relasyon nyo sa bata, ano? Ang hirap kasi sa inyo eh. Ang dami nyong gustong mag-claim sa bata. Meron daw nanay, tita, ngayon kayo, ano na naman? Paano yan, miss? Tapos na ang visiting hour. Balik na lang ikaw bukas, tsaka break time ko na, ano? Thank you.